Do you want to experience a life free from all condemnation? Have you been feeling tired of this life and yet nothing seems to go right? Find rest and grow more in the knowledge of Christ, and let's hear the sound of His grace. Grace and peace be multiplied to you. Today I want to talk to you about standing firm on your identity in Christ. Sabi po ng salita ng Diyos in Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So do not let the world dictate your identity. Tingnan mo yung pagkatao mo base sa sinasabi ng Bible, okay? You must learn to see yourself the way God sees you, and you must learn to see yourself in accordance with what the Word of God says about you. Ang sabi po ng salita ng Diyos, napakalino po, na sabi ng salita ng Diyos, we are children of God. At ang isang gusto ko po mabigyan pong emphasis sa inyo sa gabing ito, that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Tandaan po natin, iba po ang pattern ng mundo, iba yung standard ng mundo na sinasabi niya patungkol sa atin, iba din po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Saan po tayo mag-rest? Saan po tayo mag-rely? Sa sinasabi ng mundo patungkol sa atin, o sa sinasabi ng salita ng Diyos? Okay, ang sinasabi ng mundo, like for example, the world defines success based on what you have in life. When you have these material things, these finances, sinasabi ng mundo, successful ka, prosperous ka. Pero hindi yan ang definition ng word patungkol sa success. Ang sabi ng Bible, when you are going to find the definition of success in the Word of God, makikita mo that success is not based on what you have, but based on who you are and who you have in life. Of course, when you have Jesus, you are already a success. And you are a child of God. You are already prosperous, successful. At kaya yun, doon po tayo magre-rest, no? Hindi po sa pattern ng mundo. Kasi kung sa pattern po ng salibutan, sa standard po ng mundo, mapipressure po tayo. May stress po tayo. And I tell you, hindi mo may enjoy ang bawat araw na binibigay ng Lord sa'yo. Ang ganda pa naman ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, I have come that you might have life, and that you might have it more abundantly. So yung word na abundantly, hindi lang po yun yung financial blessings, kundi kasama po dun yung health, kasama po dun yung peace of mind, kasama po dun yung restful po tayo sa bawat area ng ating mga buhay. So yun po yung abundant life na sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda po, ang buhay natin ay dalhin natin sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa atin, at hindi kung ano sinasabi ng mundo. Okay, sa gabing ito, gusto kong bigyan emphasis sa inyo yung nabanggit ko kanina, yung ating identity as the righteousness of God in Christ Jesus Christ. Oh, in Christ Jesus, I mean, sorry. So we are the righteousness of God in Christ Jesus. Tayo po ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. So makikita po natin yung word na, o yung definition ng righteousness sa Bible para sa atin. Actually po, ang righteousness is not about your righteousness, it is about the righteousness of our Lord Jesus Christ. Doon tayo po nakarest. Ang katuwiran po na tinitingnan natin ay hindi yung sa atin. Kasi kung yung sa atin po nakatuwiran, nagpa-fluctuate po yan. There are times righteous tayo, there are times we are not righteous. So, and besides, sabi nga ng salita ng Diyos, there is no righteous, no, not even one. Kung sa salita, sa sariling gawa po natin, talagang hindi natin kakayanin. Pero ang righteousness po natin ay ang righteousness ni Jesus na sa atin. And thank God, His righteousness is a gift that He has given upon us, no? Hindi po ito nawawala, hindi niya po ito babawiin. So, even though sometimes we fail, but still in the sight of God, we are righteous because your righteousness is the righteousness of God in Christ. So, gusto ko dun tayo magre-rest. Gusto ko po yun ang tingnan natin sa ating mga buhay. Kasi napakahalaga po nito. May sinasabi po ang salita ng Diyos in the book of Isaiah, chapter 54. Sabi po nito in New King James Version, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rise against you in judgment, you shall condemn. At ang sabi doon, this is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is from me. Look at the word, righteousness is from me. When you have the righteousness from God, that is the righteousness of God in Christ Jesus, ang sabi ng Bible, no weapon formed against you shall prosper. So I believe, aminin po natin, marami tayong mga challenges na inaharap every day, no? In probably not all areas of our lives, but in some, may mga challenges po dumarating. Sometimes in our finances, sometimes in our health, sometimes naman po in our relationship or
in our marriage. So may mga challenges na dumarating sa atin every day. Pero paano po natin 'to mapagtatagumpayan? Well, ang sabi po ng salita ng Diyos, no weapon formed against you shall prosper. So, ang sabi doon, no weapon formed. Yung salitang formed is past tense. Ibig sabihin, the enemy has already formed a weapon against us. So, mayroon siyang ipin-repair na. Ibig sabihin, nakaabang siya para pabagsakin po tayo, para wasakin ang ating buhay. Naka-prepare yung weapon ng kaaway. Kaya, sabi ito, no weapon formed against you. So, may weapon na nakaready si Satan sa area ng buhay natin kapag hindi tayo tumayo sa kung sino tayo at kung ano talaga tayo kay Christ, pwede na tayong makuha dito. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, wala siyang anumang kapangyarihan, kakayahan o sandata laban sa atin na pwedeng magtagumpay. Yun naman po ang maganda ron, no? May mga challenges na dumarating, may mga weapons po na phenom si Satan laban sa atin, pero kailanman hindi po siya magpa-prosper. Kailanman hindi siya magtatagumpay laban sa atin. At mayroon din pong binanggit doon sa ibang translation, in Isidorean version, ang sabi po doon, ang sabi dito, especially po, pag may mga taong nagsasalita against us, sasabi dito, some people will say things against you, but anyone who speaks against you will be proved wrong. So, even po yung mga taong minsan ay nagagamit din po, sila po ay nagsasalita laban sa atin, kung ano-ano mga sasabi natin, parang kasi namalingan, kasiraan laban sa atin na nakakasakit ng damdamin. Well, ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi po sila magtatagumpay laban sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, anyone who speaks against you will be proved wrong. So, patutunayan po ng Diyos na mali sila. Yun po ang maganda nun, ano? Okay, paano po natin ito maaangkin sa ating mga buhay? Ang sabi po ng ating nabasa kanina, this is the heritage of the servants of the Lord and the righteousness is from me. So, ibig sabihin, you just stand in the firm in your identity, of course, in Christ Jesus. So, tumayo ka lang doon. Sino ka ba kay Christ? You are righteous. So, once you know you are righteous, you have the righteousness of God in Christ Jesus, alam mo na you are victorious, you are more than conqueror, na anumang mga problema ito, anumang sasabihin laban sa'yo, hindi makaka-apekto sa'yo yan. Sapagkat hindi ang mundong ito ang magdidikte ng success mo. Hindi ang ibang tao ang magdidikte ng success mo sa buhay. Kaya kung may mga tao man din na maaari gagamitin ng kaaway laban sa'yo, huwag mong hayaan na sila mag-i-stop sa'yo doon sa mga pangarap na inilagay ng Diyos sa puso mo. At tandaan mo, patutunayan ng Diyos one day na sila'y mali. Okay? Patutunayan ng Diyos na hindi totoo ang sinasabi ng laban sa'yo. Kapag ikaw ay nakatayo at naka-establish sa katuwiran ng ating Panginoong Jesus na nasa'yo. So, yun ang maganda rito, na kahit anong sitwasyon ng buhay mo, panindigan mo yung identity mo that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Lagi mong i-declare yan. I am righteous. I am righteous. I am perfect. Even though sometimes I fail, but still I am perfect. I am righteous. Why? Because my righteousness is a gift from God. So, yun po, para yung anumang mga pwersa ng kaaway na pwedeng i-deceive yung heart natin, hindi po siya makapag-penetrate. Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Diyos in Ephesians chapter 6, verse 12, binanggit po doon, ang sabi po dito, our fight is not against people on earth, we are fighting against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness. We are fighting against the spiritual powers of evil in the heavenly places. This is why you need to get God's full armor. Then on the day of evil, you will be able to stand strong. At ang sabi po ng verse 14, it is in Ephesians chapter 6, ang sabi doon, and on your chest wear the protection of right living. So sinasabi po ng ibang translation, put on the breastplate of righteousness. Bakit po breastplate? Kasi po, pinoprotect po niya yung heart natin. So, let us just put on the breastplate of righteousness. Isuot po natin yung binigay ng armor ng Diyos. So, ibig sabihin nito, proteksyonan mo yung heart mo. Sa heart mo, ilagay mo yung baluti ng katuwiran ng Diyos na walang papasok na anumang deception dito. Kahit anumang sabihin, masama laban sa'yo, still, you are righteous. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mong entertain ang sinasabi ng ibang taong laban sa'yo. Kapatid, wag mo silang patulan. Basta tingnan mo ang sarili mo sa kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. Doon ka mag-stay, doon ka mag-rely. Ang sabi nga sa inyo, you can never change other people nor the circumstances around you. Hindi mo kayang baguhin ang lahat ng yan, but you can change your attitude towards them.
towards other people. So, huwag ka pa fresh, huwag ka pa stress, no, para ikaw ang magbabago sa kanila, para, you know, ikaw yung magpapabago sa sitwasyon ng buhay. Huwag kang pa stress kasi hindi mo rin naman kaya. Ang gawin mo, mag-rest ka lang sa righteousness ni Jesus na nasa iyo. Alam mo, kaya ng Diyos para sa iyo. Kaya nga, napakaganda. Alam mo, pag alam mo ang biyaya ng Diyos, yung sinasabi natin, just rest in the grace of God. When we say rest in the grace of God, means you just learn to trust Jesus. Yun lang naman po, ang ibig sabihin, trust Jesus. Pagtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo, kaya niyang baguhin ng tao. Tandaan mo, even yung taong ayaw nila sa iyo ngayon, sino ba yung mga taong inaayawan ka, hindi ka okay sa kanila, no, yung bad ang tingin nila sa iyo, I mean, no good. Pero alam mo, one day, tulad na sabi ko sa iyo, one day, patutunayan ng Diyos na mali sila. Basta magtiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kung may mga taong siniraan ka, huwag kang gaganti. Sabi nga ng salita ng Diyos in Romans chapter 12, verse 21, never let evil overcome you, but overcome evil with good. At yung salitang good doon, pagtingin mo, with God. Because God is good, you know? Kaya, doon po tayo magre-rest eh. Hindi mo gagantihan yung ginawang masama sa'yo. Kung may taong siniraan ka, kung may taong may mga sinabing masasakit talaga laban sa'yo, huwag kang gaganti sa kanila. Huwag mo silang gantihan, no? Kundi, sabi nga, overcome evil with good. Kung maganda pa nga, gumawa ka ng mabuti para sa kanila, maganda pa nga, sige, pag-pray mo sila. You know, may mga pagkakataon yung mga tao ito, nagiging instrument to rin upang lalo pang mag-grow sa iyong pananampalataya kay God. Alam mo yun? Instead na tignan mo sa negative side, tignan mo yung positive side. Na dahil sa tao ito, nag-grow ako, lalo ako conscious mo tuloy ako ngayon sa mga pananalita ko, sa aking ginagawa, at least alam ko kasi may nagbabantay sa akin, may tumitingin sa akin, yung mga ganun na, ito yung mga, sasabihin natin, blessing pa rin sa atin, ano? Instead na titreat natin sila as yung ginamit ng kaaway, ito yung mga sumisira ng buhay ko. Sabi nga sa iyo, hindi naman nila kaya gawin yan kasi nakarest ka sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So, pag-pray mo sila, hayaan mo na ang Diyos ang magbago sa kanilang mga puso sa alam buhay. Okay? So, dyan po ang na ipapakita yung identity natin in Christ na patunayan mo, in Christ you are righteous. Kasi when you know that you are righteous in Christ, even yung pag-iisip mo, righteous siya. Hindi siya mag-iisip ng anumang labas sa kapwa. Hindi siya mag-iisip ng anumang paghihigante. You know? Even yung pagsasalita mo, hindi ka magpo-pronounce ng word na may curse. Ibig sabihin, yung huwag ka mag-curse, hindi ka magbabanggit ng anumang salita labas sa taong nakasakit sa'yo. Kundi, puro blessings pa rin ang bibigkasin mo. So, kasi ang puso mo ay punong-puno ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya even po yung mga circumstances natin sa ating buhay na pinagdadaanan ngayon, you have to thank God for that. Be grateful to God. Kaya sabi mo, gratitude is the best attitude. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Yun ang sabi ng Bible, everything give thanks to God, di ba? So, hindi magko-complain. Hindi mo naintindihan ngayon, but tomorrow you surely give thanks to God for what happened to you kasi naintindihan mo. Kaya nangyari sa iyo isang bagay, mayroon palang magandang plano na inihanda ang Diyos para sa iyo. Of course, hindi ko mas sinasabi na ang Diyos nagbibigay ng mga pangit na mga sitwasyon sa buhay natin because the Bible says, every good and perfect gift comes from above. So, si God naman nagbibigay sa atin ng mga good and perfect gift. Hindi siya nagbibigay ng mga pangit sa buhay natin pero ginagamit niya ito para sa kabubuti natin. So, ma-appreciate mo one day. Kaya pala nangyari sa iyo isang bagay nito kasi ito, may magandang patutunguhan para sa iyo. So, yun po ang gusto ng Lord na makita natin, ano? Kaya, ba't tayo pa i-stress? Sabi ko nga, di ba? Huwag kang pa i-stress sa isang bagay na hindi mo naman kayang baguhin. Huwag kang pa i-stress sa isang tao na hindi mo rin naman kayang baguhin. Hindi mo sila kayang kontrolin, di ba? Pero alam ko, kaya mong kontrolin ang iyong emotion. Alam ko, kaya mong kontrolin ang iyong attitude. Doon ka. Tingnan mo lagi si Jesus Christ. Tingnan mo lagi si God, si Jesus Christ, di ba? Nung siya naman, sabi nga ng Bible, nang siya po ay dalhin doon sa Calvary, kung ano-anong narinig niya salita labas sa kanya, mga kasinungalingan, no? Tinawag siyang evil, tinawag siyang devil, kung ano-anong pang tinawag kay Jesus Christ. Pero, nakita naman natin, ang sabi pa na nga ng prayer ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, hindi inayaan ni Jesus Christ na mamatay siya, na meron siyang, na hindi nakakapag-release ng forgiveness sa mga taong nakagawa ng mali sa kanya. Kasi hindi po yan nararapat. Eh. Hindi healthy na dalhin natin yan sa ating mga puso. Kaya, di ba, napakasarap na mag-move on lang tayo. Mag-rest tayo kay God. God, alam ko, hindi ko po kaya ito, pero kaya mo. All I have to do is just rest on your grace, oh God. Because I believe, oh God, sinasabi nga natin, kapag tayo nag-rest, God ang gagawa para sa atin.
So, kaya sa gabing ito ay pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na anuman po ang mga sandata ng kaaway na inihanda laban sa atin, hindi po yan magtatagumpay sapagkat nakatayo tayo doon sa katuwiran na binigay sa atin ng ating Panginoon. Meron pa nga sinabi po yung ibang translation, yung Isidore Bible, okay, ang sabi po niya dito, Amplified Version, ang sabi niya dito, peace, righteousness, security, triumph over opposition is the heritage of the servants of the Lord. So, yung servants of the Lord, binanggit niya doon, those in whom the ideal servant of the Lord is reproduced. So, ibig sabihin dito, yung mga tunay na followers ni Jesus Christ, yung the real, sinasabi dito, the ideal servant, capital letter S ang ginamit niya, the servant of the Lord, and that is Jesus Christ. So, yung mga na sabi dito, na-reproduce na mga servants, ibig sabihin yung mga followers, sino pa ba yung mga yun, kundi tayo na naniniwala kay Jesus Christ. So, ang sabi po dito, the peace, righteousness, security, triumph over opposition sa atin po ng mga nagpa-follow kay Jesus Christ. So, ibig sabihin, ang ating buhay ay pinupuno niya ng kapayapaan, ng security, ng triumph labas sa anumang gustong gawin sa atin ng kaaway. O, di ba, napakaganda po nun, di ba? So, yung nga sinasabi ko, halimbawa, may mga taong singarahan ka, galit sila sa'yo, wag kang gaganti, kundi manatili mo yung peace of mind sa puso mo, di ba? Minsan nga, sabi ko, ang talagang, alam mo, ang unang biktima ng sa totoo lang ang hindi pagpapatawad, walang iba kundi yung taong hindi nagpatawad pa rin. Ikaw pa rin, kapag hindi ka nagpatawad, lagi mong iniisip yung taong nakasakit na kalooban mo, yung taong sinaktan ka, alam mo, ikaw nagiging biktima. Bakit? Nai-stress ka? Nag-iisip ka, paano kaya ang makakaganti dito? Yung sakit, yung sama ng loob mo, nandun, nakikrate ng stress yun. Naku, hindi maganda para sa kalusugan, no? Siya, samantalang siya, hindi man niya iniisip yun. Ikaw, iniisip mo palagi, o, di ba? So, bakit mo ba't mo ahayaan na manatili sa puso mo? Kaya sabi ng salita ng Diyos, yakapin mo katuwiran ni Jesus Christ at ang kapayapaan niya, yung peace of mind, siya ang magko-cover sa puso mo na hindi ka pa-apekto, hindi ka ma-apekto sa taong nakasakit sa iyo. Okay? Di ba? Kaya praise God. At ang sabi nito, yung security, yung triumph, nasa atin na. Secure tayo in Christ Jesus. So, yun po ang buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, panghawakan mo, kapatid, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Kahit anong sitwasyon, panghawakan mo, righteous ka. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Alisin mo yung lahat ng guilt. Alisin mo lahat ng condemnation sa puso mo. Kasi hindi naman yung righteousness sa'yo. I mean, yung personal righteousness mo pinag-uusapan dito, kundi yung righteousness ni Jesus na ibinigay sa atin. Okay, so makikita natin sa salita ng Diyos, ang dami po mga lingkod ng Diyos ng mga panahon, may mga nangyari, mga, you know, mga troubles sa buhay nila, challenges, pero makikita natin at the end, sila pa rin ang panalo, di ba? Sila pa rin ang panalo. Makikita natin, sila pa rin ang pagdating ng araw, sila pa rin ang sinasaluduhan, sila pa rin ang hinahangaan. So, ganyan din po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mag-rest lang tayo sa biyaya ng Diyos. Sapagkat one day, yung mga taong hindi believe sa atin, mga taong hindi naniniwala sa atin, ayahan niyo po, ang Diyos po ang kikilos sa alam mga buwan. One day, sasabihin nila, kapatid, sorry sa mga nasabi ko sa iyo. Kapatid, sorry sa lahat ng mga nagawa ko laban sa iyo. At sorry dahil nagkamali pa ako, di ba? Yan ang gawa ng Diyos, alam niyo po. Gawa ng Diyos yan, hindi natin gawa. So, manatiliin po natin yan. At ulitin ko, yung kapayapaan ng Diyos ay manatili sa ating mga puso na po pwede po pala kahit sa gitna po ng bagyo, gitna ng pagsubok, makakatulog tayo ng mahimbing, makakain tayo ng masarap, may enjoy natin ng bawat araw natin, hindi tayo pa i-stress, hindi natin isasayangin ang ating oras sa pagkaiisip ng mga bagay na hindi naman natin kaya resolbahin sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Bakit nga hindi natin ibigay kay God? Mag-rest tayo. Ibig sabihin ng rest, trust Jesus completely. Ibigay mo sa Kanya at tingnan mo kung ano ang gagawin niya para sa'yo. For besides, kagad na sabi ng Bible, tinapos na nga ni Jesus Christ ang dapat niyang tapusin para sa atin. Kaya doon tayo ngayon nabubuhay sa tinapos na gawa ni Jesus at sa identity natin that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Okay, so mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at sa oras po ito ay dais ko po kayong dalhin sa panalangin at sa inyo po ngayon na nakapakinig ng mensahe na siguro kinausap ka ng Diyos, yung mensahe na pakinggan mo. Hindi ko alam, baka may ilan sa inyo dito na i-stress ka dahil sa sitwasyon ng buhay mo, na i-stress ka dahil sa taong katulad na sabi ko, nakasakit sa iyo, nakagawa ng hindi maganda. Now, gusto ng Lord na mag-rest ka ngayon, dalhin mo sa Kanya
lahat ng bigas sa puso mo. I-enjoy mo ang buhay mo. I-enjoy mo ang pag-ibig ni Jesus because you are the righteousness of God in Christ Jesus. So, manalangin tayo sa oras na ito. Sabahan niyo po ako sa ating panalangin. At sa inyo po na nagkikinig na may mga prayer requests, sa inyo pong mga kahilingan, hindi ko man po nababasa, hindi ko man po alam ngayon, pero alam ko po, alam ng ating Panginoon at siya ang tutugon sa lahat ng inyong mga pangangailangan. So tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po dahil sa gabing ito, pinaalala mo sa amin kung sino kami kay Christ, that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam ko po, O God, kung sa sariling amin, O God, hindi namin kaya maging matuwid. Pero ang katuwiran na sa amin ngayon ay ang katuwiran na regalo mo na galing sa aming Panginoon Jesus Kristo. And it is 100% righteousness, O God. And I know, Father God, right now, Father God, we are perfect and we are holy, Father God, in your sight because of our Lord Jesus Christ. Wala kaming danadalang anumang guilt and condemnation sapagkat alam namin, O God, naka-rest kami sa pag-ibig mo sa amin, sa biyaya mo sa amin. Kaya God, maraming salamat po sa lahat po ng aming mga listeners, O God, sa oras na ito na nakapakinig ng mensahe mo. Father God, patuloy mong paalalahanan siya, Father God, na nandiyan ka palagi, na ikaw ang gumagabay sa kanya, tinutulungan mo siya sa lahat ng pagkakataon, at ikaw ang kanyang kalakasan, O God. At ano mang mga concern niya sa puso niya, sa buhay niya, God, ituro mo sa kanya na kaya mong lutasin na lahat ng ito. Kaya mo, God. Kaya mong baguhin yung mga tao, nagiging problema niya, asawa niya man ito, mga anak man niya, mga magulang, kaibigan, o sino man. God, kaya mo silang kausapin, kaya mo silang baguhin. Hayaan mo, huwag siyang magtitiwala sa sarili niyang lakas, O God. Turuan mo siya magtitiwala sa kakayahan mo. Hindi namin kayang baguhin ng tao, pero kaya mo, O God. Kaya umaasa kami, O God, tunay na may pagbabago mangyayari sa aming mga buhay. Sapagkat natututo kami magtiwala sa iyo, natututo kami, O God, natayuan ang aming tunay na pagkatao na kami po ang katuwiran mo kay Kristo Jesus. Kaya maraming salamat po, pinagpapala akong bawat isa, O God, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, even sa kanilang finances, sa kanilang kalusugan, God, anumang sakit sa kanilang mga physical na katawan, dinideklar ko po sa oras na ito, itinagaling mo na sila in the name of Jesus. Kaya maraming salamat po, pinagpapala akong bawat relasyon, bawat pamilya, O God, at ang bawat nagkikinig sa oras na ito, at na sumusubaybay ng aming programa, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, na masagana ay dumalo sa kanilang mga buhay, O God, sa bawat araw. At ikaw ay mapurihan, maparangalan sa mga pangyarihan at napaka gandang pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen and amen. Amen. Praise God! Okay! So, maraming salamat po sa inyong paghihintay kanina at na-late po kami ng late kami ng 50 minutes. So, sorry po kasi po may mga inayos lang po kami at ganyan pa man po, maraming salamat sa inyong pong pagantabay po sa atin. Okay, sa oras pag ito ay gusto kong batiin lahat po ng ating mga viewers. So, tingnan ko lang po kung sino po yung mga viewers natin ngayon. Aha! Okay. Nako! Kasi masaya natin. Okay, so I wanna say hi to Sam. Hello, Sam. You are so blessed. And of course, kay sa ating masugid na tagapakinig, no? Si Pola Galang Sos. Maraming salamat sa iyong patunay pagsubaybay sa ating programa. Ganyan din po kay Steriza, kay Tin, good evening, Tin. Okay, kay Mary Ann Kagiwa, kay Doc Marlon Robles. Wow! Thank you very much, Doc Marlon, for being with us tonight. Thank you very much. At yeah, tuloy-tuloy na panalangin para sa bawat sa atin at para sa iyo, yung mga pangarap mo pala, yung plano mo, no, na pag-mission ulit. Wow, sige. Don Marlon, you are blessed, you are loved by God. Okay, guys, gusto rin batiin si Kenneth Lance Lumandan, si Stephanie, Singapore. Okay, kay Che, congratulations. At di pa kami nakakapagpasyal sa inyo, pero congrats for having a new baby, no? Thank you so much sa patuloy po sa Bible sa programa natin. Okay, so sino ba ito? Si Stephen Ketyap Suerte. Good evening. Sa iba po ng mga, hindi ko pa nabanggit yung pangalan, maraming salamat po sa inyong panunod po ng ating programa. At kung tayo man po ay na-delay po ng 15 minutes kanina, pangako po, next time hindi na po mangyayari yun by the grace of God. Kaya, misa po, maraming salamat at magkita-kita po tayo muli sa susunod po na Thursday at tayo po ipinagpala ng ating Panginoon Jesus Kristo. Okay?
Thanks for listening in. Join us every Thursdays at 9 p.m. in the evening, only here at The Sound of His Grace.